Magandang araw po sa inyo. Gagawa po tayo ng isang masarap na dessert. Simple lang po ito. Napakadaling gawin. Magsimula na po tayo. Natin yung ating mga saging dito. Lagyan po natin ng tubig. Konti lang po yung hindi po siya malulunod. Yun lang po siya. Parang half full. About 1 cup of brown sugar. Maglalagay po ako ng asin. 1 half teaspoon. Lalagay po ako ng 1 half cup ng butter. Hayaan lang po natin siyang kumulo hanggat mag-evaporate po yung kanyang tubig at ang maiiwan po ay malapot na consistency ng tubig. Make sure po na hindi po masusunog. Once in a while, i-check nyo po para hindi po siya maubusan ng moisture. Haluin ulit natin. Kailangan po yung inyong gagamitin na saging, hindi po yung overripe. Ano po? Otherwise po, maglalamog po siya habang niluluto. So, kailangan po yung tama lang yung kanyang hinog. Konti na lang po yung natitirang syrup niya. Ilagay po natin siya sa low fire para dahan-dahan po siyang lumapot. Lalapot pa po yan. You can see, lalong lumalapot po yung ating syrup hanggat halos wala na pong maiwan, ano? Pero bantayan lang po ninyo para hindi po kayo masunugan. At tulad po ng sinabi ko kanina, kailangan po yung saging na gagamitin nyo sa paggawa ng ganito, hindi po siya overripe para hindi po siya malamog habang hinahalo. Okay, pwede na po yan. Pwede na po natin ihain. Ang gagawin lang po natin, patayin na po natin yung apoy. Kumuha po tayo ng konti. At ito po ang idadagdag natin para masarap. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Pwede nyo pong lagyan ng gatas. Pwede po ninyong lagyan ng gata. Yan po.